na ipurihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon na ipurihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw may likha ng langit, dagat at lupa, ng pan-araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa lahat. Sa misang ito, isama natin ang lahat ng mga intensyon na meron tayo, lalo ng intensyon para sa ating buong pamilya. Ang intensyon para sa kagalingan ng lahat ng mga may sakit at para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong magumapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan. At ang ipinag-aalangan naming ihilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Kailangang humanda ang mga bansa at magtungo sa kapatagan ni Yosapat. Akong Panginoon ay mauupo roon upang hatulan ang lahat ng bansa sa paligid. Ubod sila ng sama, gapasin mo silang parang uhay sa panahon ng anihan. Ligis mo silang parang uba sa pisaan hanggang sa umagos ang katas. Angaw-angaw ang nasa kapatagan ng paghatol, sapagkat darating na ang araw ng Panginoon. Wala nang liwanag ang araw, at ang buwan ay hindi na kumikislap ang mga bituin. Dumadagundong ang tinig ng Panginoon mula sa bundok ng Siyon, animoy kulog na nagbubuhat sa Jerusalem. Ano pa't nanginginig ang lupa't langit, subalit iingatan niya ang kanyang bayan. Sa gayon, malalaman mo, Israel, na akong Panginoon ang inyong Diyos. Ang aking tahanan ay ang Siyon, ang banal kong burol, lungsod kong banal
ang Jerusalem, ito hindi na muling masasakop ng mga dayuhan. Sa panahong iyon, magiging panay na ubasan ang mga bundok, mga bakahan ang makikita sa bawat burol, mananagana sa tubig ang buong Huda, dadaloy mula sa templo ng Panginoon ang isang batis na didilig sa kapatagan ng Sitim. Magiging disyerto ang Ehipto at magiging tigang ang lupain ng Edom sapagkat sinalaki nila ang lupain ng Huda at pinatay ang mga mamamayang walang kasalanan. Ipaghihiganti ko ang lahat ng nasawi. Di ko patatawarin ang sinumang nagkasala. Ang Huda at ang Jerusalem ay pananahanan magpakailanman at tatahan naman ang Panginoon sa bundok ng Sion. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Ang poon ay magahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayo mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya ay ulap na lipos ng kaniliman. Kaharian niya ay tapat at salig sa katarungan. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundok ay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yung kanyang katwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisin ng puso magahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain. At sa poon ay ukol ang papuring walang maliw. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kaniyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos
at tumutupad nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Maiksi lamang ang ating ebanghelyo, pero hindi nangangahulugan na ito ay walang ibig sabihin. Napakalalim nito kung ating hihimay-himayin ang bawat talata o bawat pangungusap. Siguro hindi sapat yung 8 minuto ng paghomilya. Gusto ko pong umpisahan na nung ako'y nag-aaral, meron kaming subject na developmental reading. Siguro doon sa mga nakapag-college, especially sa education, madadaanan nyo to o lahat ng subject. Kasi inintroduce po yung developmental reading siguro mga 20 years ago. Dahil sa rasong ang Pilipinas ay mahina sa reading comprehension. Masakit man tanggapin pero ito yung totoo. Kapag daw mayroong international na mga pagsusulit, ang Pilipinas ay palaging nasa ikatlo. Ikatlo po sa dulo. Halimbawa, 50, pang 47 tayo. At iyon po ay nag-multiply ng mag-multiply. Hanggang sa ngayon, problema natin ang reading comprehension. Hindi natin minsan naunawaan ang ating nababasa. Kaya po ang developmental reading ay mayroong 4 na bahagdan ng pagbabasa. 4 levels of comprehension. Una, literal. Klase po muna tayo ha. Literal. Pagkatapos po ng literal, inferential. Pagkatapos po ng inferential, critical. At yung pang-apat ay creative. Ibig sabihin po, literal reading, inferential reading, critical reading, and creative reading. Doon po sa 4, ano ang pwede nating i-apply sa ating ebanghelyo para maunawaan natin? Una, pwede pong literal. Literal na may babaeng sumigaw at sinabing mapalad ang babaeng nagluwal sa iyo at nagpasuso. Papasok yung inferential. Sino yung babaeng yon? Kahit wala sa ebanghelyo. Sino yung babaeng yon? Si Maria. Punta tayo doon sa critical. Pero ano ang sabi ni Jesus? Mas mapalad yung nakikinig sa salita ng Diyos at sumusunod dito. Di po ba ang ganda kung uunawain mo? Nangangahulugang hindi lamang ito literal na salita ni Jesus kung hindi meron siyang pinatutungkulan sa lahat ng nakikinig at sumusunod ng kaniyang salita. Kung sana tayong lahat ay mataas ang ating comprehension o pag-unawa sa ating nababasa, wala sanang naliligaw. Wala sanang madaling maniwala sa mga taong matatamis magsalita. Sana kung meron tayong sariling pagkaunawa na ang Diyos ay nagsasalita sa atin creatively, na ang kaniyang salita ay dapat manahan sa atin at ang salitang ito ay dinadala natin sa gawa.
na ang salita ng Diyos ay ating tinutupad. Sino ba ang unang nakinig at unang tumupad ng salita ng Diyos? Walang iba kung hindi ang mahal na Birheng Maria. Siya na nagluwal at nagpasuso, siya pa rin ang unang nakinig at tumupad sa kaniyang salita. Kung iniyong mapapansin, mayroon dalawang klaseng tao sa ating ebanghelyo. Kahapon, andoon yung mga Pariseo at sinasabing si Jesus ay kampon o alagad ng demonyo. Pero ito, ordinaryong tao, pinuri si Jesus at sinabing mapalad. Nangangahulugan na mayroong dalawang klaseng tao na nakakasama tayo sa buhay. Yung taong walang nakikitang maganda kahit na napakarami ng paghihimala ang ginawa ng poong Jesus Nazareno, ayaw pa rin nilang maniwala. Ito yung taong walang nakikitang maganda sa iba dahil naniniwala silang sila lang dapat ang bida. At ngayon naman, ang taong nakikita ang kagandahan at kabutihan ng taong ito. Yun bang palaging nakikita na ang kanyang ibinibigay sa misyon ay 100%? Nasaan tayo sa dalawang klaseng tao? Kung wala tayong masasabing maganda para sa iba, isara natin ang ating bibig. Napakasimple. Kung wala tayong makikitang maganda sa iba, huwag na tayong magsalita pa ng ikasasama ng iba. Bagkus ating purihin ang iba dahil may mabuting ginawa ang Diyos sa bawat isa. Sana lahat ng lalabas sa ating bibig ngayon ay salita ng pagpapala at salita ng inspirasyon para sa iba. Katulad ng sinabi ng ating puod, mapalad, mas mapalad ang nakikinig ng salita at tumutupad nito. Ngayong araw, hindi lamang kayo nakinig. Meron kayong misyon ngayon, ang tuparin ang salita ng Diyos. Napakaganda ng mundo, napakasarap mabuhay kung palaging ang lumalabas sa ating bibig ay pagpapala at biyaya ng Diyos. Amen? Napakagaan ng buhay kung lahat ng ilalabas natin ay nanggagaling sa Diyos at ipinapasa natin sa iba na ang lahat ng tao ay may mabuti at magandang puso. Simula ngayon, kagandahan ang ating makikita at huwag tayong maging kasangkapan ng demonyong pinalayas ni Jesus kahapon. Para hindi na magbalik ang mga demonyong iyan, palaging kabutihan ang ating ibabahagi sa iba. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nabigyang buhay ng pananampalataya at katapatan ni Maria, dalhin natin ang ating pangangailangan sa Diyos Ama. Panginoon, maganap nawa sa amin ng iyong kalooban.
Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa paggabay ni Maria, ang mga pinuno ng simbahan, naway akayin ang bayan ng Diyos para sa higit na mapalapit kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang pagkapahayag at halimbawa. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Katulad ni Maria, naway tanggapin natin ang salita ng Diyos sa ating puso at tumugon dito ng may buong kabukasan ng kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa pagsunod sa mga halimbawa ni Maria, naway magawa ng mga ina ang kanilang tahanan na maging pook na puno ng pagmamahal at kabanalan. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa tulong ni Maria, naway tingnan ng Diyos nang may habag ang mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Ang mga yumao, naway magsaya sa walang hanggang kaligayahan, nakasama si Maria at ang mga banal. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Ama naming nasa langit, pinili mo si Maria upang maging ina ng iyong anak. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng kaniyang pananalangin na mapahalagahan namin ang mga alaala ng kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iniyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo,
O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala
pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain iyong lahat. At sumain iyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mamalas o aking Jesus, pag-ibig ko sa'yo'y nagniningas, diwa'y nabubuhayan aking napabatid, pag-ibig mong lubos pagtatangi mo sa akin bilang iyong kaibigan. Bagamat kapisan nito ang iyong panawagan, nalimutin ang sarili sayang sakit, anong tamis o kaigaan, pagkat ito'y landas tungo sa iyong kaharian. O Jesus kong minamahal, pagkain ka at inumin ng napapagal, pagdurusan man ang iyong kalis, kapanatilihan may tubig. Ang aking nais makapiling ka sa bawat saglit. Bagamat kapisan nito ay iyong panawagan, nalimutin ang sarili buong layang magdusaya ring sakit, anong tamis o kaigaan, pagkat ito'y landas tungo sa iyong kaharian. O Jesus kong minahal,
kananatilihan may kubli. Ang aking nais makapiling ka sa bawat saglit. Announcement: available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misang nagaganap sa ating simbahan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala ninyang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,